Welcome or welcome back sa ating channel. So magandang araw sa iyo kaibigan. At salamat sa panonood ng Bocals DIY video. So tipid tips tayo ngayon. Sa araw na ito ay napakainit. So El Nino tayo ano. At ang ating kasangga ay itong ating mga electric fan. Lalong lalo na kung ikaw ay nasa syudad. So dito meron tayong dalawang klaseng electric fan. Yung nakagawian nating electric fan, desk fan, wall fan or ceiling fan, ganyan ang klase. At itong made in China na maliliit. So tipid tips tayo. Alam nyo ba na ang presyo nito, bibili ka nito compare sa kapag bumili ka nito ay makakabili ka ng 5 pirasong ganito sa presyo ng brand nyo ng ganito. Kasi kung bibili kayo ng ganito, nagkakalaga siya ng 1,000 plus, well, makakabili ka ng mga 600, pero hindi safety yun. Yan ang ano, yun ang maititip ko sa inyo, hindi yun safe. Kasi mostly ang ginamit na rewind doon is malamang sa malamang aluminium. So hindi siya pure copper wires, kaya hindi siya safety gamitin. Ang aluminium kapag kauminit mag-spark, so masusunog. Makakompromise yung bahay nyo. So kapag ka original ang winding, original yung bibili nyo, nagkakalaga siya ng 1,000 plus itong ganitong lasing electric fan. Pero sa ganito, makakabili kayo ng mahal na, yung 250. Pero actually may nagbebenta nito, hindi nga umabot ng 200. So bakit ko ba ibinlog itong mga electric fan na ito? Well, kagaya ng nasa title natin, tipid tips. Alam nyo ba na mas makakatipid kayo sa ganitong klaseng electric fan, itong mga maliliit na ito, compare dito? Example, ito kasi naka-stationary. Paglinagay mo yan, kung wall fan man ito, kasi wall fan ito eh. Paglinagay mo sa wall, kung ano yung coverage niya, doon lang. Siyempre mag-spread siya. Tapos, meron siyang selector. 1, 2, 3. So, the more na pinalalakasan mo yung electric fan ng ikot, pinalalakasan mo ng blow ng hangin, yun ang lalong magiging makonsumo sa kuryente. Unlike dito, ito, kagaya nito, naka-clip siya. So, linagyan lang namin ng yan, poste. Pero actually, kahit saan mo ilagay yan, naka-clip siya. So, kahit saan ka magpunta, magluto, sa kwarto, matulog, pwede mo siyang dalhin. At ang pinaka tipid na dito ay maliit lang ang kanyang motor. Ayan. Ayan. Hindi kagaya nito na yan, napakalaki ng motor. Ang motor nito ay ito na. Napakaliit lang. So, kung nag-rate ka ng 1 dito, ganun din ang ibinubuga ng mga ganitong klaseng electric fan. So, huwag ka lang choosy. Kasi nga, maliit ang motor, kaya wala siyang selector na mag 1, 2, 3, hindi kagaya nito. Pero ina-assure ko sa inyo, yung number 1 ito, mas tipid pa rin ito. Alam nyo ba na simula nung ito, hindi na namin ginagamit ito. Ito na ang ginagamit namin. So, meron kaming 5. Meron dun sa garahe. At meron dun sa may kusina. So, 5 itong binili ko. At nagkakahalaga lang siya ng less 200. At ang pinaka the best nito, nag-bill kami noon ng monthly sa electric bill namin is pataas. 1,001, 1,003 ang pinakamataas namin. Pero nung ito ganito na ang ginamit namin, nag-bill na lang kami ng 600. So imagine mo, nakat ng almost half yung aming electric bill. Samantalang noon, gumagamit lang kami nito ng dalawa, isa sa kwarto at isa sa sala.
Pero ang electric bill namin is umaabot ng 1,300. Ito lang ang pinakamalakas namin na gamit na elektrisidad sa aming bahay. Wala kaming ref, wala kaming aircon, kundi ito lang. So, ang pinakalastly nito, mas safe gamitin ito kaysa dito. Bakit? Ito kasi kapag nasira, shutdown lang siya. Out of 100%, 80% ang safety nito or pinaka 90% pa. Alam niyo kung bakit? Kasi ito kapag nasira ito, hindi siya kagaya nito na magliliyab. Ito automatic shutdown kasi pinag-aralan ko na yung kung paano ginawa yung motor na ito. At ito ay wala kayong mini-maintain. Hindi kagaya nito na kailangan mo lagyan ng langis yung shafting doon sa loob para maganda siya umikot. Dahil kapag napabayaan nyo ito, yun ay magkukos ng overheating niya kapag yung shafting niya at saka bushing ay natuyuan. Hindi kagaya nito na wala kang lalagyan ng langis. Mas the best ang ganitong klaseng electric fan. Nakatipid ka na sa kuryente, less maintenance. Ang mini-maintain mo lang rito ay yung alikabok. Yan, pupunasan mo siya. So, yun lang ang vlog natin sa araw na ito. Maraming salamat at kung nagustuhan ng video, please subscribe then please hit the notification bell para update kayo sa aking next na upload. Maraming salamat and be blessed.